Hello, hello everyone. Ayan, magluluto po tayo ng unique sinigang. Unique, sabi ko kasi, ayan, nilagyan ko siya ng buto-buto ng baboy. Ayan, dalawang piraso. At ang isisigang natin ay isda. Dalawang pirasong isda na may buto-buto ng baboy. Ayan, pinapakuluan natin. Nilagyan na rin natin ng luya. Ayan, isusunod natin yung kamatis at saka yung sibuyas. Ayan, palambutin natin yung buto-buto para madaling maalis yung kanyang laman pag kinain natin. Ayan guys, tinitimplahan ko na rin siya. Ganyan po ako magluto. Inuuna ko yung pagtitimpla para sa ganun ay sunod-sunod na yung ricado na ating ilalagay. Ayan, so titikman natin kung tama ang kanyang lasa. Ayan, andyan na rin yung gabi, na ilagay ko na rin yung gabi guys. So, takpan natin at lutuin natin hanggang lumambot yung karne at saka yung gabi. Ayan. So, dahil medyo luto na, ilagay natin yung sitaw or string beans. Ayan. So, halu-haluin natin ng konti. Tapos, takpan natin hanggang maluto. Ayan guys. Yan, ganito lang pagluto ko ng sinigang. May kanya-kanya po tayong version, di po ba? So, ito po ay aking version na sa pagluluto ng sinigang. Depende rin sa inyo kung gusto nyo haluan. Pero ito kasi, may natitira pang buto-buto na hindi na namin naubos. Yung yung ini-steam ko, kaya lang hindi yan pwede ini-steam kasi nga mabuto masyado. Kaya, ayan, siniparit ko. Tapos, ayan, ilalagay ko sa aking niluluto na sinigang. Ayan, kulong-kulong na po siya. Santayin natin ng ilang minuto bago natin isunod yung mga ricados natin. Ayan, so I think medyo okay na siya. Medyo okay na yung sitaw. So, ilalagay natin yung isda. Yung isda, madali lang ang luto niyan kasi manipis. Ayan, mga 3 minuto. Okay na siya. Kasi hindi pwedeng i-overcook yan. At saka hindi ko gaano ino-overcook ang isda pag nagluluto ako. Kasi pag in-overcook mo, napunta na doon sa sabaw yung kanyang lasa. Ayan. Para hindi mo i-overcook, para yung lasa niya andun pa yun sa isda. Ayan. So, sinunod ko naman na inilagay yung okra. Yung okra, ilang minutos din lang ang luto niya. Ayan. Tapos, ayan. Malapit na tayong kain guys. So, lutuin lang natin ng ilang minuto yung okra natin. Ayan, kulong-kulong na. So, ayan, medyo okay na siya. So, hanguin natin yung isda. Huwag natin i-overcook. Para manamis na miss siya. Ayan. So, pinatay ko na yung apoy at hahanguin ko na yung isda guys. Dahan-dahan lang ang paghango para hindi siya maduro o masira. Para sa ganun ay yung tilik hindi maiwan dun sa sabaw natin. Ayan. So, dahan-dahan lang guys. Ayan. Yummy-yummy sinigang tayo ngayon guys. So, tapos ilagay natin yung ayan yung buto-buto ng baboy. Ilagay natin sa ibabaw. Ayan. Saka yun, may gabi siya, yung puti. Ayan, ang sarap ng sabaw niyan, guys. Ayan, yung gabi. So, nasa sa inyo din kung paano kayo magluto ng sinigang. Pero yan po ang aking version. Ayan, so kain na tayo. Unlimited rice po tayo ngayon, guys. Kasi sarap ng ating ulam. Ayan na ang ating ulam. Napaka-yummy. Ayan, so, alisin natin yung gilid natin yung mga gulay at para makuha natin yung laman ng isda. Ayan guys, kain na po tayo. Salamat sa panonood. God bless. See you to my next video.